Pagi sa paghulir sa banwa, tanang puwersa agaburnyugan, ABS-CBN Palawan, sa serbisyo iang mga Pilipino. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, mga resort sa Puerto Princesa, dama ang epekto ng COVID-19 sa kanilang mga negosyo. Suspect COVID-19 case sa Puerto Princesa, pumanaw nitong Miyerkules. Resulta ng swab sample, hinihintay pa. Mga otoridad, ipinaliwanag kung bakit mahaba ang proseso para sa intertown travel. Mga pulis at mga hinihinalang miyembro ng NPA, nagkaengkwentro sa bayan ng San Vicente. Libreng sakay sa multicab at jeep sa Puerto Princesa, tuloy ngayong GCQ. Mula sa ABS-CBN Palawan News Center, narito na ang TV Patrol Palawan! Maigapon Palawan, dama na raw po ng sektor ng turismo dito sa Puerto Princesa ang epekto ng COVID-19. Kaya ang iba po sa mga tourism frontliners, gumagawa na lamang po ng paraan para kumita habang wala pang malinaw na plano ang gobyerno para sa kanila. Nagpapatrol si Diane Lab. Tuwing tag-init, abala noon sila John at Edwin na mag-asikaso ng mga guest. Tuwing Mayo kasi, fully book ang resort na kanilang pinagtatrabahuhan. Pero ngayon, paglilinis at pag-maintain na ng resort ang kanilang tanging pinagkakaabalahan. So ngayon, yon, tumutulong po kami sa pag-maintain ng resort, no? Paglilinis araw-araw. Minsan tumutulong din kami sa cultivation ng mga landscape namin. Garden, tapos linis ng buong palibot ng anemone para naman pagdating ng oras ng operasyon, kahit na papano, ay maging presentable naman kami. Mula sa 302 na empleyado, tanging 83 na mga regular employees na lang ang natira. Shifting lang muna kung sino ang may trabaho at sino ang may sweldo. So rotation. Kasi kailangan may skeletal force dahil we need to maintain the property. May group A, may group B. Ganon. So that everybody will be given a chance to earn. Hindi naman siya kalakihan, but at least meron. Sagot ng kumpanya ang kanilang tirahan at pagkain. Kaya para makatulong, ginawa na nilang garden ang ilang parte ng resort para may makain. Ang natitirang supply ay ginawa nilang pastries para ibenta at i-deliver. So nagtanim kami ng talong, sitaw, ampalaya, upo. Tapos yun, yun ang lagi naming kinakain. Kaya pechay, marami kami. Minsan, araw-araw pechay, sige. Kung noon, puno ng mga turista ang pantalan ng Honda Bay para sa island hopping, ngayon, wala nang makikitang tao sa pantalan. Kaya ang mga bangkerong ito, balik na muna sa pangingisda. Pinag-aabala po namin is kami magpipising, ganun, palangre. Ang angawal po sa laot, maghihirap sa laot. Kung may mahuhuli, thank you po. Pag wala, sorry po. Pero kumpara noon, mababa na lang ang kanilang kita. Hindi magandang kita ngayon dahil mahirap po eh. Nung nagtuturista kami, sa mga ano lang kami ng mga bisita, entertain and din kung ano-ano, medyo maalwan po ng konti. Pero dito napakahirap po. Naiintindihan naman daw nila ang sitwasyon ngayon. Pero hindi daw sana sila makaligtaan ng gobyerno, ngayong sila naman ang nangangailangan ng tulong. I hope the local government can also create more jobs. Kung may mga other works na pwedeng pasukin. Ang staff namin are very much willing to get the job. Hindi mo kung anong ibibigay ng city government natin dito. So, yan lang po ang tatanggapin namin. Kung ano-ano dyan. Sa ngayon, nagbukas na ang isang BPO company sa lungsod para sa ilang mga tour guides na nawala ng trabaho.
nakatakda namang magpulong ang City Tourism Office kasama ang mga nasa sektor ng turismo upang gumawa ng rekomendasyon kay Mayor Byron sa mga pwedeng ibigay na tulong sa mga naapektuhan ng pandemya na nasa sektor ng turismo. Diana Lat, ABS-CBN News. Isa na naman pong suspect COVID-19 patient ang pumanaw dito po sa Puerto Princesa. Sa ngayon ay hinihintay pa po ang resulta ng swab sample nito na inaasahan namang mas mabilis na makukuha dahil meron na po tayong COVID laboratory dito po sa lungsod. Nagpapatrol si Diana Lat. Sa pinakahuling tala ng DOH Mimaropa kahapon, may kabuang 64 na suspect at probable COVID-19 case sa buong lalawigan ng Palawan. Sa Puerto Princesa, 26 ang suspected case. Isa sa mga ito ang pumanaw na kahapon. Na-swab test naman siya. Siya ay isang lalaki, 50 to 55 years old, at siya ay nasa urban barangay, no? Maliban dito, meron na rin naman kasi siyang ibang mga karamdaman. Inaasahan naman na mas mapapadali ang resulta nito at iba pang mga suspect cases sa Palawan dahil simula kahapon ay nakapag-test na ang ONP COVID-19 laboratory. Mas mapapaganda, no? Mapapabilis natin makukuha agad yung confirmation ng mga test na ginagawa ng ating City Health, no? So malaking bagay ito dito sa atin, ano? Sa lalawigan at sa lungsod ng Puerto Princesa dahil unang-una hindi natin kailangan bumiyahe pa ng mga samples, no? Gayunman, patuloy na paalala ng mga otoridad ang mag-ingat, sundin ang minimum health standards at umiwas muna sa paglabas ng bahay hanggat hindi nawawala ang banta ng COVID-19. Diana Lat, ABS-CBN News. Nakauwi na po sa kanilang mga tahanan ng karamihan sa mga Palawenyo na nanggaling po sa probinsya ng Mindoro. May ilan naman po sa kanila na nananatili pa rin po dito sa PUI Center habang hinihintay pa ang resulta ng kanilang swab sample. Nagpapatrol si Rex Ruta. Sakay ng bus, hinatid sa kani-kanilang mga tirahan sa barangay Manging Isda at Bagong Sikat ang 168 Palawenyong dumaan sa mandatory self-quarantine. Natapos na nilang 14 na araw na pananatili sa agricultural center sa barangay Irawan. 11 naman sa grupo ang kinailangang ihiwalay at dalhin sa PUI center. Meron kasi nagkaroon ng lagnat, sipon, ubo, skin disease at meron ding buntis. Para mas makasiguro sa kalagayan ng kanilang kalusugan, ay kinailangan din silang kuna ng swab sample. Kailangan nating makasiguro, kaya iswab sila dahil although sabi nila na hindi naman sila infected, sabi nila malayo sila. Mahirap kasi yung sabi lang eh. No? Pero dito kasi nagkaroon sila ng ubo. Hindi natin alam kung nakuha nila yan habang bibiyahe sila or what. Alam naman natin isang ubo or what. Kahintulad na rin yun doon sa sintomas na hinahanap natin. So atin lang para makasiguro tayo. Inaantay pa ang resulta ng swab sample kaya kasalukuyan pa silang nasa PUI Center. Oras na magnegatibo sa resulta ay agad din silang pauwiin sa kani-kanilang mga tirahan. Paraan naman ito ng city government na masigurong ligtas ang lahat ng mga mamamayan mula sa virus. Kapag ito ay nanggaling na sa quarantine facility at sila ay nakalabas na, ibig sabihin po sila ay cleared na talaga. No? Sila ay nasala na, kumbaga natingnan na ng mga doktor. Eh, meron ho tayong batas na bawal hong mag-discriminate ng tao, no? Lalo pagka sa ganitong mga sitwasyon. Eh, wag na wag naman ho kayo mandi-discriminate, no? Dahil hindi ho magandang gawain yan at baka magka-problema kayo later on. Pakiusap lang sa lahat na iwasan daw ang anumang diskriminasyon sa mga dumaan sa quarantine dahil siniguro naman daw ang safety and health protocols. Sa ngayon, inihahanda na rin ng karagdagang pasilidad sa mga uuwing Palawenyo mula sa National Capital Region at ibang bahagi ng Luzon. Rex Ruta, ABS-CBN News. Aminado po ang Puerto Princesa City Government na marami ang nagreklamo kaugnay ng pulisiya para sa intertown travel. Pero paliwanag nila, ito raw kasi ang kautusan na ibinaba sa kanila ng Interagency Task Force. Nagpapatrol, Diana Lat. Umalma ang ilang mga netizen nang inilatag ng Puerto Princesa City Health Office ang proseso upang makauwi sa kani-kanilang mga munisipyo ang mga na-stranded sa Puerto Princesa. Ayon sa mga nagre-reklamo, masyadong mahaba ang proseso na dapat ay sa barangay na lang daw ipinapaayos. Magastos din daw pabalik-balik sa iba't ibang mga opisina. Pero paliwanag ng City Health Office, ang naturang proseso ay utos ng national government. Ito ang proseso na ibinaba ng Interagency Task Force. Yung proseso na yon,
hindi rin namin kagustuhan, ito'y utos ng national at saka ito rin ay requested din ng bawat munisipyo na dapat i-medical clear muna ang mga papasok sa kanila. Mm-hmm. Actually, kung po pwede nga lang, ngayon, buksan na natin ang checkpoint. Bahala mm-hmm. na kayo. Pero okay. Tatanggapin ba sila ng munisipyo? Hindi. Kung tutuusin, ngayon ay mas pinaiksinan nila ang proseso kung saan kailangang dumaan sa barangay at kumuha ng health certificate. Pagkatapos ay pupunta sa City Health Office o Provincial Health Office para kumuha ng medical certificate. At panghuli ay pumunta sa Emergency Operations Center sa City Coliseum. Gustuhin man daw nila na gumawa ng one-stop shop o pumunta kada barangay, pero hindi naman kakayanin ng mga opisina na isagawa ito. Hindi naman namin pwede ilagay ang doktor sa inyong mga barangay. Oh, paano yun? Ang doktor namin, dalawa, tatlo lang sa City Health. Mm-mm. Sino ang may iwan na doktor doon pag nilagay namin sa barangay? Diba? Kanya ano rin, tumutulong na nga rin lang tayo sa kanila, sa provincial government, para mailabas natin yung itong mga stranded na taga-munisipyo. Paraan din daw ang proseso para maprotektahan ang mga residente sa mga munisipyo. Ito po ay para maprotektahan po yung inyong pupuntahan po na community na as much as possible ay wala kang daladalang mga sakit. Sakit man na COVID o sakit na mga ubusipon o sakit ng trangkaso, as much as possible, wala kang daladalang ganyang sakit once na dumating ka sa iyong pupuntahan. Kaya ang mensahe ng mga otoridad, kaunting tiis sa mga nais umuwi, makakatulong din daw ang maagang pagpila para mauna silang maasikaso. Diana Lat, ABS-CBN News. Sugatan po ang isang pulis matapos nilang makaengkwentro ang mga hinihinalang miyembro ng New People's Army sa bayan po ng San Vicente kagabi. Nagpapatrol si Rex Ruta. Bakas ang pagkabahala sa post ng ilang netizen kagabi mula sa bayan ng San Vicente, magkakasunod na palitan ng puto kasi ang kanila raw narinig sa Sitio Itabiak, Barangay New Agutaya. Kinumpirma naman ng Provincial PNP ang impormasyong ito. Nagkapalitan daw ng puto ang ilang pulis mula sa 2nd Palawan Provincial Mobile Force Company at mga hinihinalang miyembro ng New People's Army. Pasado las 8:30 Miyerkules ng gabi nangyari ang insidente. Patungo sana ng San Vicente at Haytay ang mga pulis para magsagawa ng internal security operation. Talagang sila ay mayroong kakayanan. Ngunit ang sinasabi po natin, kung sila po ay nagpakita ng pwersa, mas malakas na pwersa po ang ipapakita na gobyerno po natin. Sapagkat ito naman po ay in between the government and them po. At kaya nga po itong mga kapulisan po natin ay mananatiling mas malakas po ang pwersa at yung mga ganitong operation doong tinatawag po natin internal security operation ay hindi po natatapos. Kaya nga po may mga mapping up operations, may mga clearing operations pa po itinatagawa. Agad ding rumispundi ang 401st Regional Mobile Force Battalion at ang Philippine Marines. Pero isa sa mga pulis ang nagtamo ng tama ng bala sa ulo na patuloy na ginagamot sa ospital. Nakita po natin yung baril po na talagang meron pong buka doon po sa baril. No? At yung sarap ay pumunta po sa kanya. O at eventually po ay out of danger naman po ang pulis po natin. Nakalabas na po sa ospital. At nagamot naman na po ito. Patuloy pa rin nagsasagawa ng imbestigasyon sa nangyaring insidente. Rex Ruta, ABS-CBN News. Nagulantang po ang marami sa mga consumer ng Paleco matapos na matanggap ang kanilang mga bill sa kuryente. Bagay naman daw na iimbestigahan na ng Puerto Princesa City Council. Nagpapatrol si Lynette La Cruz. Sa post sa Facebook, naglabas ng pagkadismaya ang isang netizen matapos na matanggap ang kanilang bill sa Paleco nitong May 20. Pumalo ito ng 19,000 pesos. Maaaring kasama na raw dito ang kanilang unpaid bills noong Marso at Abril na nasa 10,000 piso. Pero nagtataka raw sila kung paano umabot ng 9,000 piso ang kanilang bill nitong Mayo. Samantalang 4,000 lang daw ang karaniwan nilang bill kapag may pasok ang mga bata at 5,000 hanggang 6,000 lang kapag bakasyon. At simula raw nang ipatupad ang enhanced community quarantine, nagtipid daw talaga sila. Wala rin daw silang natanggap na bill para sa buwan ng Marso at Abril
at wala rin silang nakitang nag-reading. As is pa rin naman at mas nagtipid kami kasi nga dahil nga nasa pandemic tayo eh. So lahat ng tipid talaga kung pwede lahat gawin. Gagawin namin. So, yun ang isa sa mga ano namin. Kung kailan pa mas nagtitipid, parang doon pa lumaki lalo ang bill namin. Hindi ko rin maibase eh, doon sa dating bill dahil nga wala kaming natanggap na March and April. Maliban sa Bayan Patroller, marami pa ang ibang may pareho ring reklamo. Ang hinala nila, baka nasama sila sa napatungan ng 30% na charge na unang sinabi ng Paleco na magiging basehan ng computation ng paniningil noong ECQ, na binawi rin naman nila noong unang linggo ng Mayo. Sa halip, ang Energy Regulatory Commission guidelines na ang susundin, kung saan pagbabasehan ng bill noong Marso ang average na konsumo noong buwan ng Disyembre 2019, Enero at Pebrero 2020. Habang pagbabasehan ng bill ng Abril ay ang average na konsumo noong Enero at Pebrero at resulta ng ginawang estimated bill para sa buwan ng Marso. Hiling lang nila sa Paleco na sana na ipaunawa sa kanila ng maayos ang sistema. Bigyan nila kami ng maayos na paliwanag dito sa mga nilalagay nilang charges dito. Para at least kung sakali man na meron pa kaming katanungan, mas madali naming maiintindihan. Paliwanag naman ng Paleco, may basehan ang kanilang inilabas na mga bill at ito nga raw ay ang ERC guidelines. Giit nila, residential man o hindi ang isang lugar, gumamit man o hindi ng kuryente nitong buwan ng Marso, ay tiyak pa rin na may babayaran dahil sa average na consumption na kukunin sa buwan ng Disyembre, Enero at Pebrero. Kasi nga po ang December, January and February na naginamit natin, kahit hindi ka gumamit ng March, still mayroon kang average billing na lalabas. Mayroon po talagang lalabas dahil yun po ay batay sa instruksyon, direktiba po ng ERC. Hindi naman po kami pwedeng gumawa ng mga bagay po na sistemang paniningil kung hindi po dadaan sa tamang paggabay ng mga kinaukulang ahensya. Anila, kung may mga katanungan ay maaaring pumunta sa kanilang Finance Services Department para mapaliwanagan. Samantala, ayon naman kay Konsehal Elgin Damasco, marami na rin daw ang reklamong natatanggap nila laban sa Paleco, kaya ipatatawag nila ang pamunuan. Iba raw kasi ang paliwanag ng Paleco sa lumalabas sa bill ng mga consumer. Pero dapat magpaliwanag ang Paleco. Napakaraming mga reklamo ng ating mga kababayan. Katulad ng limbawa ng 30%, akala ko ba tinanggal na? Eh bakit napakarami pa na nagreklamo na nandun pa rin yung 30%? Sa computation nila, sabi nila bababa, mas bababa ang bayarin. Eh napakaraming nagreklamo dahil mas tumaas yung kanilang bayarin. Kapag hindi umano nakipag-ugnayan ang Paleco ay magsusumbong na sila sa nakatataas para iparating ang sumbong ng mamamayan sa lungsod. Kung wala pa silang gagawing aksyon dyan, eh baka susulat na ho ako sa Energy Regulatory Commission at sa Pangulong Duterte mismo para mapansin na naman yan sila. Diba? Kasi ano na eh, parang may panluloko na, parang na-scam na dito yung mga kababayan natin, yung mga member consumer natin. Dahil nagugulat na lang yung tao na ganito na pala kalaki yung bayarin nila. Plano nilang ipatawag ang Paleco sa question hour sa sesyon ng Sangguniang Panlungsod sa Lunes. Lynette de la Cruz, ABS-CBN News. Dagsa po ngayon ang mga pumupunta dito sa Land Transportation Office. May paalala naman po ang LTO para hindi magka-problema sa pagpila. Nagpapatrol sa Lynette La Cruz. Simula nang magbalik operasyon ang Land Transportation Office Palawan nitong May 13, 2020, dagsa ang mga tao sa kanilang tanggapan araw-araw. Napapabagal din ang proseso dahil kailangang sundin ang safety protocol sa general community quarantine. Ang problema lang nila ngayon ay ang mga nagpupumilit na makauna sa pila
kaya halos hindi nasusunod ang physical distancing. Ano, lahat na lang, lahat ng pakiusap ginawa na ni Ma'am Jo. Kasi as early as 6 o'clock, 6:15, ganyan, nandito na sila. So ang ginagawa na namin ngayon is 7 o'clock, 7 to 6 kami. Yun yung isang ano na sakripisyo din talaga. Correct. Kasi, para naman sa lahat yon. Pero ganun pa din, hindi kami maintindihan. So, ang pag-iusap lang namin na sana huwag naman magsurumpukan. Kasi hindi lang naman local yung magbabantay din sa amin, yung national din. Pero paalala ng LTO, may mga prioridad silang kliyente. Ito ay ang mga nag-request ng appointment sa kanilang Facebook page na una na nilang inanunsyo. Kasama rin sa prioridad ang mga nag-transact simula noong ipatupad ang Enhanced Community Quarantine, Marso hanggang Abril 2020. Muli rin nilang iginigiit na hindi muna nila i-cater ang mga magtatransact na may edad 21 pababa at 60 pataas base sa guidelines ng General Community Quarantine. Ay, nakalagay din dito na those who are 21 years old and below. 21 years old and below, 60 years old pataas. 60 or shall be denied entry. Ay, hindi nila maintindihan bakit daw hindi naman inilagay doon sa online. Eh, palagay ko naman yung ano dito eh. Nationwide din naman ito, ano? Hinihiling nila ngayon ang pangunawa ng mga tao, lalo't ginagawa naman daw nila ang lahat ng paraan para mapabilis ang kanilang mga transaksyon. At para hindi na pumila pa, paalala pa rin nila na tumatanggap sila ng online appointment sa pamamagitan ng kanilang Facebook page na LTO Palawan. Kailangan lang magpadala ng private message kung saan nakasaad ang buong pangalan, kasarian, kaarawan, address, marital status at ano ang transaksyon. Ilakip din ang larawan ng mga documentary requirements. Magpapadala ng confirmed schedule ang LTO kapag na-review ang larawan ng mga dokumento. Lynette de la Cruz, ABS-CBN News. Good news po mga kapamilya, dahil tuloy pong muli ang libreng sakay sa mga multicab at jeep dito po sa Puerto Princesa. Nagpapatrol sa Lynette La Cruz. Dahil extended ang pagpapatupad ng general community quarantine, patuloy ang mga paghihigpit sa mga sasakyan para maipatupad ang physical at social distancing. Ibig sabihin, limitado lang talaga ang maisasakay nilang mga pasahero. Kaya para kahit papano ay maibsan ang hirap ng mga multicab at jeepney drivers at operators, extended din ang libreng sakay ng Puerto Princesa City Government. Nag-decide si Mayor at ang ating sanggol niya na i-extend pa itong libreng sakay natin. Tapos yun ay makaalala na itong ating ayuda sa ating mga multicab drivers, no? At operators at sa mga mananakay natin. Gaya ng dati, bibigyan ng gobyerno ng 500 pesos ang driver at 500 pesos sa operator. Kapalit ng 5 hanggang 6 na trip sa isang araw mula sa kanilang ruta hanggang katedral. Libre na rin ang petrolyo. Magandang balita rin sa mga tricycle driver dahil sila rin ay bibigyan ng ayuda. At syempre, itong mga tricycle natin, maalalayan din ang libreng gasolina, no, na 2 litro. Maka-maintan din, no, na kaunti itong hirap ngayon. Pakiusap lang din ang otoridad sa mga mananakay at mismo mga driver na laging i-observe ang physical distancing at magsuot ng face mask. Dalhin din ang ID para sa mga nagtatrabaho at quarantine pass. Malaya rin namang makakapasada ang ibang mga multicab at jeep na hindi kasama sa libreng sakay. Magtatapos naman ang libreng sakay hanggang sa May 31, 2020. Lynette de la Cruz, ABS-CBN News. At yan ang kabuuan ng mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Patuloy po kami maglilingkod, kapamilya. Ako po si Jay Zamanala. Kami ang mga patrol ng Pilipino hanggang bukas. Matamang salamat, igmaid nga pon, Palawan.